Mag-uumpisa tong vlog ko dito sa PITX at dito ako sasakay sa kagsawa na biyahing Albay. Dito sa clip na to, makikita nyo na tinatanggal ko yung gulong ko sa harap. Hindi na kasi kailangan alisin yung gulong sa likod kasi malaki naman yung compartment ng bus. Kasya nga dito yung tao basta nakaupo ka lang. Umasok ako sa loob, tas tinali ko yung frame ng bike, pati yung gulong dun sa mga railing sa loob. Very secure naman, basta itali mo lang ng maigi. Nabili ko nga pala tong tali na to sa Shopee at elastic na rin siya. Itong bus na nasakyan ko ay isang Higer U-Tour. Executive class itong bus na to ng kagsawa at nagkakahalaga yung ticket ng 1,450 pesos. Naka 2x1 seat configuration ito at reclining seats na may legroom na napakaluwag. Matapos ang almost 12 hours na biyahe, dumating ako sa aking drop-off point. Biglang umulan ng malakas, kaya inisip ko na sa may terminal na lang bumaba. Kaso, naalala nung driver yung sinabi kong drop-off sa kanya. Kaya huminto siya at binaba ko dun sa may silong. Naghintay ako ng almost 45 minutes kasi hindi humihina yung ulan. Umalis lang ako kasi nagbukas na yung tindahan kung saan ako nakasilong. Kinabukasan, tsaka lang ako nag-ride out. Solo adventure nga pala itong gagawin ko. Ang target ko dito ay dumaan sa Highlands Legazpi bago pumunta sa accommodation ko sa Daraga. Let's go! Itong kalsada na inaakyat ko dito ay isang mahabang banayad na ahon. Isa nga pala itong category 4 climb at final climb nung nagmayon 360 ako. Nakakaubos to ng lakas kasi mahaba siya. Pero ngayon basic lang kasi wala pang fatigue na nararamdaman. Pagkatapos umahon, lusong na papuntang Legazpi. Makikita mo rito ay napakagandang view ng dagat sa Misibis Bay at mga bundok sa Cagraray Island. Relax ka lang dito habang lumulusong, habang nakatingin sa dagat. Tarik naman ito. Tingnan. Pagkatapos ko mga pagpambuno sa traffic sa Legazpi, humahon na ako dito sa Estanza Road. Ito yung alternate route ko imbis na sa National Highway dumaan kasi masikip yung daan dun at may mga road constructions pa. Dun din dumadaan yung mga bus at truck kaya mas okay dumaan dito at may side trip ka pa. Nagpahinga lang ako dito saglit kasi grabing tarik na ng mga ahon sa unahan base sa aking cyclo computer. Oh.
Inabot na ako ng dilim habang umaahon papuntang Highlands. Sayang din kasi bala ko pa naman mag-drone doon para makita yung view ng Legazpi at ng Legazpi Boulevard. Binilisan ko lang dito kasi kailangan ko umabot doon sa Highlands bago dumilim ng tuluyan. Wala kasing ilaw dito sa dinaraanan ko ngayon. Narating ko na rin yung ano, Highlands Park. Max gradient height 27.9. Overlooking ng Legazpi. Makakain nga muna. Grabe, warm up ride pa lang yun para bukas. Pero pagod na ako. Sabay sa entrance na ako. Highlands Park. Dito na abutan ang sunset. Sisig meal. Update habang kumakain sa Highlands Legazpi. Ganda ng view. Mayon kita doon. May lava. Alis na ako dito sa Highlands Legazpi. Tingnan nyo naman yung dadaanan ko. Napakadilim. Phone lights. Full bright. Let's go. Grabing tarik ng kalsada. Kailangan pahinga-pahinga yung preno. Grabe. Grabing gradient. Descend 14%. Pahinga muna ng preno kasi maya-maya ako pinipiga. Yun. Walang katao-tao dito, buti may ilaw. Mga 3 kilometers pa daw bago sa main highway. Kaya let's go. May kulay. Dilim. Tarek. Almost pitch black.
lumak. Bicol International Airport. Lapit na rin, 2 kilometers. Enter tayo sa daraga. Uwi na. Lumabag din ako. Pato ko, biglang nangulan. Dito na ako sa accommodation ko. Room B. Ayan. Morning po. Matnog po. Matnog pa sa Yara. Dahil po. Ano lang, iikot lang doon. Bulan, hindi ka tutuloy. Bulan sa Sabon. Bulan? Hindi. Ano po yung, National Highway, tas kinabukasan, pabalik doon sa may Santa Magdalena, ano na. Opo, yung paahon doon na bundok, para sa may tabing dagat. Tas okay, Gubat, Rizal, mga ganun po. Galing ka pa ng... Malilipot po. Malilipot? Oo. Marami pong dalay. Sige po. So yun, ride out na. 0.6 kilometers para sa National Highway. Ako na agad. Ito kagabi na design. Lugaw Special 55 lang. Founder na Albay Sotoron Pilar. Yun, nagpas na rin ang daraga. Ito tayo sa Pilar Sorsogon. Grabe yung rolling hill. Nakakain ko lang, sabi ko takbong chill lang eh. Aho na naman. Sana ako pa ito bukas. Bill.
Ayan, bundok na ba to? Kilometers na ako. 2 hours and 56 hours elapsed time. 2 hours and 12 minutes pa saddle time. Pagkatapos ko mag-drone dun sa Pipita Park, pumadyak na ako papuntang Sorsogon City Town proper. Pero nakaka 40km na rin ako na dire-diretso kaya medyo nabobonk na ako. Napagod din ako ng matindi kasi ang lala ng rolling hills mula pa sa daraga. Dito lang sa ako sa Sorsogon City nakakita ng kapatagan. Kumain muna ako sa isang karinderya dito sa gilid. At ang ganda pa ng view sa kaliwa. Sulit na sulit yung mga pagkain dito kasi bukod sa masarap na, mura pa. Hindi ko lang nakuhanan sa action cam pero papakita ko na lang yung footage ng kinain ko. Yung binidyohan ko gamit yung cellphone ko. Bonus din ang ganda ng bundok sa unahan. Fiesta pala dito. Correction lang pala sa sinabi ko rito. Hindi pala to fiesta. Yung event ay tinatawag na Dagyaw. Isa pala tong town hall event para sa mga LGUs ng Sorsogon. Papakita ko dito yung brochure ng event.
tamang libot lang habang nagpapahinga dito sa Sorsogon Capital Grounds. Sayang din kasi ang ganda ng view. Ko na rin yung capital ng Sorsogon. Ayan. Hindi ko pa alam kung ilang kilometers pa. Mahaba pa. Tanghali na. Time check 10:25. Nakaka 50.85 kilometers na ako. Hindi ko alam kung ilan pa. Pero mga 50 plus pa. Sana makuha bago mag alas 4. Itong kalsada na to sa Sorsogon City ay halos puro tricycle na at iba-iba yung kulay. Parang nakadepende yata sa ruta nila kung ano yung kulay nila. Pero dito mostly yellow yung nakikita. Pagkatapos ko mag-stop over sa Capitol Grounds, dumiretso na agad ako dito sa Sorsogon Sports Complex o yung Colosseum of Sorsogon. Ibang-iba yung ganda nito sa personal at parang hinango talaga siya dun sa Colosseum of Rome. Bala ko sana magpalipad ng drone dito at lumapit pa sa loob kaso ginagawa siya nung dumaan ako kaya nag-video na lang ako saglit at umalis. Solid yung view tapos may bundok pa sa likod. Halos isang oras din na padyakan, narating ko na tong junction. Kapag dumiretso ka, papuntang Gubat, Sorsogon. Kapag kumanan ka naman, papuntang Pili, Sorsogon. Dito muna ako sa kanan kasi kulang na ako sa oras kung magbaya Gubat ako dadaan. At mas matitindi pa yung ahon dun. Literal na pili pala talaga. Next, kasiguran count proper in 8.8 kilometers. Ganda. Pati yung mga kalsada eh. Pati na puro truck kayo nung alaan dito eh. Nasa pa ng barko sa Atlog. Pero maganda pa rin yung kalsada. Ano pa naka-road bike ako dito. Solo, solo. Dito, pwedeng-pwede ka makipagrematehan kasi ang ganda ng kalsada. Kahit yung fat bike na gamit ko ay nabitire din, kaya-kaya mag-maintain ng 30 km per hour sa banayad na cadence. At hindi ka pa mapapagod. Patak, takbong 30.
tamang fit bar break muna kasi medyo matagal na rin wala nung huli kong kain. Sa mga ganitong ride, dapat talaga proper nutrition, kahit mga fudgy bar lang o cloud 9, pwede na. Every few kilometers o pwede rin duration. Hindi ako pinulikat sa buong ride na to at nakarating pa ako ng matlog dito nang hindi nilalaspag. Plaza Escudero. Nagpasya ako na diretsyohin tong port nila kasi ang ganda ng view dito. Yun nga lang, may tricycle sa dulo, panira ng view. Sino ba naman kasing nagtitiktok habang tilik yung araw tapos sa loob pa ng tricycle? Pero sa bagay, maganda yung simoy ng hangin dito kaya hindi mo dama yung init. Palapit dito sa dulo para ka nasa pelikula. Ang sarap ng simoy ng hangin tapos ang ganda ng view ng dagat. Dito pala sa Huban, makikita yung iba pang mga lumang bahay. Kadalasan, makikita mo yung mga ganito sa Pagsanhan, Laguna at sa Gapan, Nueva Ecija. At syempre sa Bigan. Di na ako huminto dito para magpa-picture. Panorin nyo na lang kung ano itsura. Ito nga palang nasa unahan ko, ito rin yung nakasapay ko doon sa kubo kanina habang kumakain ng fit bar. Dalawang bayan yung pagitan pero nakita ko ulit siya. Wala lang, share ko lang. Time check 1:24 PM. Distance traveled 88.66 kilometers. Mga 30 kilometers na lang yung matlog. Pero may major ahon pa. Dalawa. So, tulak
na lang siguro. Bahala na. Matira, ano lang. Puro ganito, kanina. Walang paano-ano. Kalsada lang. Papuno. Kailangan ko nang kumain ng major meal dito sa Erosin bago umahon ng matindi. Kulimlim pa. Hindi ako madalas nagsisayos. Wala akong pasensya sa mga buhay. Ba't ko pakausap ng mga katay? Pero sabi ng nanay ko, si Kuti lang ang makakapagturo sa aking kontrolin ang psychic ability ko. Kapag nagamay ko na yun, malulutas ko na ang kaso nito. Kumain muna ako sa karinderya na to. Sobrang nakakabog kasi yung rolling hills sa pagitan ng Huban at Erosin. Halos paulit-ulit na lang yung nakikita mo na kalsada. Expected ko na isang mataas na ahon dito sa Erosin, kaya kumain muna ako para hindi ako mabonk. Bale, dalawang major climbs pa bago ako makarating sa Matnog Fort. Time check 2:00 PM. Distance ay 92 kilometers. Taas na ng elevation ulit. Ano ang bagay ko na? Ito ah. Taas na naman.
ito palang inahon ko dito ay yung climb papunta doon sa view deck sa Erosin. Bala ko talaga magpahinga doon at mag-drone. Pero hindi ko na pinutol yung footage para maipakita na fat bike lang sa kalam. Category 4 nga rin pala tong climb na ito at may average grade na 9%. Maririnig mo rin dito yung ibang sasakyan tulad ng mga truck at tricycle na nahihirapan umakyat at max RPM na siguro sila sa gearing nila. May bulan dyan. Bukas po, bukas. Ay. Mahaba pa itong ahon ko ya? Mahaba pa yung ahon? Medyo na bakyan dyan. Tapos na yan. Tapos, pupababa na. Ako eh. Galing pa ako ano, malilipot, albay. Ha? May akyatin pa. Sa may gabihan ka na, siguro. Matinda pa. Ba? Ano po? Saan ka galing? Malilipot po, albay. Kanina pa ako umaga umalis. Pagod na ako, nakaisandaan na po ako eh. Kilometro. Ay, ano ka, maribot, libot, agarang live mo natin. Libot po, libot. Pero pa sa mga kinakamabibot na yung live, kung, ano, kung nalibot ba, grabe nalibot niya, kapos na lugar ng Pilipinas na ikot niya. Ah, yung, oo, oh, kilala ko yung maba, ano, Balbasarado. Oo. Buong Pilipinas na ikot. Oo. Pangalawa, nakakapangalawa na yun eh. Magpapangatlong ikot na. Buong Pilipinas din mo. Saan ka malaturog ng pangalaw? Matnob na po. Mahanap doon ng matutuluyan. Tapos, bali ka ulit. Bala ko po, Santa Magdalena, Gubat, Rizal, kung kaya. Kasi ahon yun eh. Ano? Yung Kogon ba yun? Kogon? Kogon. Pahinga muna ako. Down muna. Thank you.
JC. Time check 3:04. Distance natin 100.7 kilometers. Inahon natin 131 meters. Lusong na. Dito sa part na to, ramdam ko na yung pagod. Dahil 100 plus km na yung naitatakbo ko. Tapos, ang dami pang ahon lusong. Time check 3:34. Distance traveled 107.9 kilometers. Tapos, nakailang sabi rin ako rito na last climb na. Pero, bawat siko, ang dami pa rin ahon lusong. 150 meters pataas na nga pala yung inahon ko rito. Kaya mahalaga talaga yung nutrition sa ganitong long ride na puro ahon. Nakarating ako sa final climb na hindi pinupulikat at nag-average pa rin ng 18 to 20 kph para sa fat bike. Ay, ito na yung taas. Time check 3:58. Elevation 150. Distance travel 110.5 kilometers. Lusong na. Yes.
Pagkatapos nung napakasarap na lusong, nandito na ako sa dulo ng pila para sa mga truck na hindi makakatawid pa Visayas. Medyo malayo pa to sa port at parang kada uri ng sasakyan ay may kanya-kanyang station. Hapon na rin kasi at kung hindi ako nagkakamali ay 5 PM yung huling roro na aalis galing Matnog. Yung nakikita nyo na blue line, ayan yung parang space para sa pila. Itong nasa video, mga light vehicles naman. Yung kanina, mga truck. At heto na nga. Narating ko na yung arko ng Matnog. Dito nagpapapicture yung mga tao dahil nakasulat sa arko dito na you are now leaving the island of Luzon. At yung KM marker dito na kilometer 646. Balang araw tatawid din ako dito at ipagpapatuloy ang cycling adventures sa Visayas at Mindanao. Tamang kuha lang ng footage kasi ako lang mag-isa kaya nag-selfie stick lang ako rito. Medyo nakahiya nga to pero mukhang sanay naman ay mga tao sa mga nagpapapicture dito. Day 2 ng ating Sorsogon Loop. Doon tayo dadaan sa coastline. Gubat, Barcelona, Santa Magdalena. Ay, sakit pa ng hita ko tsaka binti. Parang sore pa. No? Ayun. Ride out na siguro ako ng 6:30. Time check is 6:22. Dito ako sa Tanakas Inn sa Matnog. Sorsogon. Try ko muna mag-almusal dito or mag-drone dun sa Matnog Boulevard. So, yun lang. Tamang distansya lang kapag nakakakita ka ng mga aso sa daan. Kahapon kasi hinabol ako ng mga aso sa National Highway pa mismo sa Daraga kaya natuto na ako rito.
20. Gaano pa refill po itong tatlo? Magkano? Magkano po lahat? 10 lang. Pa? 10 lang ba? 10 lang. Ito na nga pala yung umpisa ng mga ahon. Alam ko tatlong super climbs yung nandito hanggang makababa sa bulusan. Dito niyo ako makikita na tumukod at magpahinga kasi mas mahirap ang magtulak ng fat bike kaysa ipadyak. Di rin uubra yung mga buwelo ko kasi yung umpisa ng bawat ahon ay banayad, sabay titingala kapag nasa gitna na. Tingnan mo naman itong dinadaanan ko. Walang katao-tao. Ahon. Ang escape mo na lang dito, lumusong bababa kung sakaling habulin ka ng aso. Mga ganyan. Wala oh. Tirik-tirik. Hanggang makatapos. Sa unang lusong na to medyo nakakatakot kasi ang tarik pababa kaya piga-piga lang sa preno. Hindi ko pinapalampas ng 35 kph yung speed ko pababa. Makikita naman may mga isang senaryo dito na may tao sa gilid at may motor din nakasalubong kaya importante na kontrolado ang preno. Hindi nag-overshoot.
12.6. Kasampan na ito eh. Showcase na to nung aking technique sa pag-ahon. Kapag ramdam mo na yung pagod sa hita at binti mo habang umaahon, pahinga muna ng mga 15 to 30 seconds sabay pa-jack ulit. Hindi ko to may advice sa may mga mas maninipis na gulong kasi medyo mahirap na makarecover sa ahon sa ganito katarek kapag hindi naka-fat bike. Isa rin sa kagandahan ng matabang gulong ay hindi mo kailangan umahas kapag umaahon, kaya safe ka sa mga sasakyan at siklista sa likod. Masampa pa. Last na tong kogan eh. Tingnan mo naman kung gaano kataas. Time check. 9:31. Naka 25.55 kilometers na tayo. At meters above sea level 64. Dito yung may landslide dati sa vlog nila Ian Howe. Kikin pang ganito, sir. Anti-pulika technique. Record ko itong full climb na to. Ano nakapaligiran? Idol.
na yung inahon ko. Hindi pa ata to yung peak. 82 pa lang. Ito na yung new meta sa pag-ahon. Nakakapagod ito magtulak eh. Yung bike. Huli dito, pwede tumukod-tukod ng ganito. Sa ibang ahon, hindi. Hindi ako maka-accelerate ang dulas. Skip. Saan tarik pa 15? Ito yung mahirap kapag sa shoulder ka lagi nagbabike. Madalas may lumot sa kalsada at mahihirapan ka umandar kasi madulas. Sinamahan pa ng 15% ko na gradient. Buti hindi ako dumulas patras kasi garantisadong aksidente to. Ayan, may traction na ulit yung gulong. Kailan naranasan nila. Sa gilid. Huminto muna ako dito sa hinintuan nila Ian Hao sa vlog nila at kitang-kita mo rito yung napakagandang view ng dagat at yung Bulusan Volcano sa kaliwa. Talagang target ko mag-drone dito kahit malakas yung hangin. Naka-plat na to sa cyclocomp ko, nahihinto talaga dapat ako dito. Thank you.
matapos lang mag-stop over doon, halos 45 minutes. Spot na yon dito sa Kogon, Bulusan na ata to. 1 km pa yung ahon. Oops. Pahinga. Malusong dyan, sir. Grabe tong lusong na to. Diretsyong diretsyo yung view ng Bulusan Volcano. Sakto rin pala punta ko rito kasi 2 days before ay naglabas ng advisory yung PhilVox ng possible alert level 1. Ito na yung last climb kung hindi ako nagkakamali. 10.4% kasa. Oh, ganda ng view. Oh, dagat. Time check, 10.59. Distance covered, 28.51. Timer, 1 hour and 56. Saddle time, elevation 225. Ito na. Sa puntong to, nag-overheat na yung brake pads tsaka disc rotor ko.
700 meters to, descent spree na. Lamig naman dito kahit panghali. Ito na! Tapos na yung ahon! Oh, sana. Descent spree in 600 meters to, baka may last pa. Alam kung nasan ako. Masan, bulusan, ayun, bulusan. Harap. Ay, nasa kaliwa. Bulusan volcano. Ang init na ng brake pads ko kanina. Wala na pa rin. Ay, ahon pa rin to. Okay, lo. Lusong time. Dahan-dahan, ang init pa ata yung pads ko. Sa puntong to, ingat na ako promeno dahil dun sa pag-init ng preno ko kanina kasi ang tarik ng lusong. Mahirap na baka biglang mawalan ng kapit yung preno tapos bumangga ako sa kurbada o ang mas masaklap ay mag-overshoot sa kabilang lane. Huminto muna ako dito sa view deck ng Bulusan para magpicture. Pagkatapos kasi nito ay wala nang major climbs na madadaanan. Hindi na ako nag-drone dito kasi ang init at wala na ring time. Dagat. Dinuntahan ko na rin tong Bulusan Boulevard kasi napakaganda ng view ng dagat dito at kitang-kita mo yung napakaputing buhangin. Napakainit din at eksaktong tanghali na nung nandito ako pero magstay lang ako saglit at hindi na mag-drone.
Barcelona na rin. Laki pala ng bulusan. Time check 12:40 ang tanghali. Distance 43.65. Barcelona Church. Yung view dito para ring nasa pelikula. At saka dito wala nang photo bomber ngayon. Kakaiba yung init habang nandito ako sa gubat, Sorsogon. Kaya nag-slurpee muna ako dito sa 7-Eleven at nagpalamig. Yes! Sorsogon City na. Travel 67.47 kilometers. Yun na. Natapos na yung pinaka-sorsan. Hello. Ito na ako mahapon. Nagdesisyon na lang ako na isakay itong bike ko sa bus, kaso yung compartment ay napakaliit. Pinipilit ko na lang kasi gusto ko makabalik agad sa starting point ko sa Albay. 60 kilometers pa ang layo ng Sorsogon City hanggang Legazpi. Tapos puro rolling hills pa yon. Baka halos midnight na ako makauwi kung papadyak pa ako. Natapos ko na rin naman na yung Sorsogon Loop nung nakarating ako dun sa junction. Kaya sabi ko, okay lang na pag pinagbabawal na technique na lang ako kaysa naman hindi ako makauwi ng maayos.
tumahila. Mahahawak ka ako. Ikaw hawak dito kasi hindi naman pwede mo lang hawak dito eh. Kaya. Sige na. Sige, kaya mo yan. Bagyan lang yan. Hindi pwede mo lang hawak. Oo, sige ano. Apa? Sige na, ano mo. Sige na, pwede mo na. Halos 30 minutes din ako dito sa gilid ng kalsada kasi nag-expand na yung frame ko at nabibitin yung skewers. Buti may tumulong sa akin para makompress yung frame ko at maipasok ulit yung gulong ko sa frame. Shoutout dito kay Kuya at makaka-uwi na rin ako. Matlog, papunta akong malilipot. Nag-bus. Madali na yan. Okay na yan. Sige, salamat. Kapit na lang yung preno. Pagkagaling sa Legazpi, bumadyak pa ako dito ng mga 20 kilometers na may ahon pa. Nakauwi naman ako ng maayos, buti na lang. Ahon at dilim. At dito na nagtatapos ang aking Sorsogon Loop adventure. Thank you sa panonood ng aking vlog. Bye bye! Next vlog, dadalhin ko naman ang aking bike sa isang off-road adventure. Ah.